Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, good day sa inyong lahat, especially sa mga OFWs natin at sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Iba-iba tayo ng time zone, no? So kaya shout out sa mga heroes natin na mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hi, hello, shout out rin sa inyong lahat. Gusto ko lang mag-komentaryo dito sa press con ni Coco Pimentel at itong si Senadora Risa Hontiveros na itong tungkol sa sugar importation na naman, no? Na parang idiniin talaga nila na may kasalanan talaga itong si ES Vic Rodriguez. Okay? So, para sa akin naman, no? Talagang nahahalata na silang dalawa, no? Na pinagbibintangan nila itong si ES Rodriguez na parang gusto nilang ipalabas na palpak itong taong ito. So tayo naman, ipagtanggol ko itong si ES Vic Rodriguez tungkol dito sa issue na ito. Meron akong videong ipapakita sa inyo na nagpa-press con itong dalawa. Okay? Pero bago natin yan ipapakita, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go. Okay? Naka-like and share na lahat. And also guys, importante na itong Donmar TV ay ma-follow at ma-subscribe ninyo sa Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating mga Facebook at YouTube. Ready? Follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay? Thank you very much. Oh, so without further ado, papanoorin natin yung press ko ng dalawa. Itong si Coco Pimentel at si Senadora Risa Hontiveros. At sabay-sabay tayong mag-react at mag-comment sa kanilang mga statements tungkol dito. Okay? Progress nitong prosesong ito that led to... It's an unfair committee report. Lalo na dun po sa apat. These are human beings, ha? Unfair daw sa committee report na... para bang yung may kasalanan yung mga USEC, Sebastian, ganun na pumirma, unfair raw sa kanila. Yan ang sabi ni Coco Pimentel. Pero hindi unfair kay ES Vic Rodriguez. Yan ba ang ibig mong sabihin, Coco Pimentel? Oh, sa mga secretaries na nagkamali, sabi mo may pamilya yan sila. Bakit si Yusek Rodriguez, itong si ES Rodriguez, wala bang pamilya? Meron din naman eh. Galit lang talaga kayo kay ES Rodriguez. Gusto nyo yung palabasin na palpak itong taong ito o palpak ang ating pangulo sa kanilang dalawa. 'Di ba? Napaghalataan na kayo eh. Obvious na kayo na may galit kayo dito sa tao eh. With careers, with reputations and with focus sa ako sa apat. These are human beings, ha. With careers, with reputations, and with families. Bakit? Wala bang reputasyon itong si ES Vic Rodriguez? Kung makapagsabi ka, ikaw yung unfair. Naglabas ang Senate Minority Block ng hiwalay na report kaugnay ng naging investigasyon ng... Kasi yung itong si Risa Hontiveros at itong si Coco Pimentel, sila lang dalawa yung minority block. Senate Ribbon Committee sa sugar importation controversy. Ito'y matapos hindi sumang-ayon sa inilabas na Blue Ribbon Report sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Batay sa fine... Isa pa itong si Risa Hontiveros. Walang basihan yung kanyang mga pinagsasabi. ...findings ng minorya, malinaw anila na may kakulangan sa sugar supply ang bansa. Nabigo umano... Oh, yan ang banat ni Risa Hontiveros. Wala raw sapat na... supply na sugar ang ating bansa. Kaya itong si Yusek Sebastian ay nag-import without letting know the president, no? Nagpumirma nga siya under the name of the president eh. Oh, klarong-klaro yung mali diyan, Risa Hontiveros. Ang Blue Ribbon Committee report na sagutin ang mga tanong na makatutulong sa pagresolba sa issue. Ang daming sugar, oh. Yan ba ang sinasabi mo ni Risa Hontiveros na may shortage tayo ng asukal?
O ano yan, o? Kainin mo yan lahat, Rizal Ontiveros, o ang daming asukal. Issue ng supply ng asukal. Kulang din anila sa factual at kasi, legal basis. Alam nga naman, fake news yung mga pinagbalita ng mainstream media at saka yung sa Facebook na maraming mga nahuli na nag-hoarding ng sugar. So, hindi tayo nagka-shortage ng sugar dito sa Pilipinas. May nag-hoard lang talaga. Dahil gusto nila, sasaka yung presyo, tsaka nila ibebenta yan lahat. Ha? Obvious yan. Grabe ka naman, no, Risa Ontiveros. Ang pagrekomenda na kasuhan at isama obvious sa... talaga na may galit ka dito kay E.S. Rodriguez. Immigration Lookout Bulletin, Sina resigned agriculture undersecretary. O, tanong lang dito. Baka gusto niyong palitan itong si E.S. Rodriguez kaya idiniin niyo lahat ang kasalanan niya. Oh, baka ikaw, Risa Ontiveros, gusto mong maging maging executive secretary o may manok ka ba dyan na gusto mong maging executive secretary kay President Bongbong Marcos na hindi niyo maipasok-pasok. Secretary Leocadio Sebastian, dating Sugar Regulatory Administration o SRA Chief Hermenegildo Serafica at dating board members Roland Beltran at Aurelio Valderrama Jr. Or sabihin na lang natin, good faith was present kasi nga... Coco Pimentel, hindi yun good faith. Ha? Pumirma ka under the name of the president. Ha? Wala pang confirmation sa president, pinirmahan ng mga USEC na ito. So, sinong may kasalanan? Oh, tapos, i-blame nyo kay Vic Rodriguez. Anong kinalaman ni Vic Rodriguez dyan? Hindi nga nag-reply si Attorney Vic Rodriguez, E.S. Rodriguez, kasi wala pang signal sa, ano, Pangulo. Oh. Wala siyang response. Oh, bakit yan pinirmahan ni Yusek Sebastian? At ngayon, diin kayo ng diin kay E.S. Rodriguez. Diba? Napaghalataan na kayo. Hindi tinatago eh. I mean, nag-consultation, pinaalam, in-email, nag-text, tumawag, bumisita. O nga, merong ganap na email, merong ganap na text. Kaya nga hindi nag-reply itong si E.S. Sebastian dahil tanong, sagot, Coco Pimentel, dahil wala pang response ang Pangulo. O, yung Yusek Sebastian na yan, hindi pa nga nag-reply, bakit pinirmahan yun ang may kasalanan? Bakit idiin mo itong si Vic Rodriguez? So, and then, sasabihin nyo ngayon na kinonsil? I mean, we are not convinced. Hindi rin anila maituturing na absuelto si Executive Secretary Vic Rodriguez sa naging papel nito sa pagpirma ng Sugar Order No. 4, bagay na nabigo anilang matalakay sa Blue Ribbon Report. Kabilang sa ipinunto ni na Senators Pimentel at Ontiveros, ang sinabi ni Rodriguez sa pagdinig na hindi umano alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa SO4 at ang pag-amin nito na hindi sinagot ang text messages ni Sebastian. Oh, hindi nga sinagot, di ba? At pinaalam muna ni Presidente Bongbong Marcos dyan bago pirmahan. Na? Importante kasi yung communication eh. Ha? Hindi sa madaling salita, no? Itong si Attorney Vic Rodriguez, E.S. Rodriguez, tinanong si Yusek Sebastian, ano yung importation plan ninyo? Tinanong. Siyempre, magtanong itong kampo ni PBBM kung talagang tama ba yung mga plano ninyo. Talaga bang aangkat tayo? Yun ba? Ngayon, nagbigay ng importation plan itong si Yusek Sebastian na receive ni E.S. Rodriguez. So, siyempre, E.S. Rodriguez will turn over it to the president. Then the president will study. Okay? Pag-aralan niya ng presidente natin kung tama ba itong mga plano ng Yusek Sebastian. Kasi nagdududa na yung presidente na may nag-hoarding ng mga asukal. Maraming company. May nag-leak na yan. May mga intelligence yung nagsasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Duda ko yan, ha? This is my own opinion. Okay? Kaya hindi kaya
nakasagot kaagad itong si ES Rodriguez kay Yusek Sebastian, in which ang mali ni Yusek Sebastian doon, bakit niya pinirmahan without even the reply of ES Rodriguez? Yan ang sinasabi ko sa inyo, importante yung komunikasyon eh. Importante yan. Oh. Kaya nga lagi kaming nagcha-chat dito kay ano, oh, ng mga nagbibigay ng star sa akin, yan sina Jojo Mones, hi sa inyong lahat, at itong si Ate Ehe Closen, no, hindi ko na nalagay yung picture at name nila. Maraming salamat sa pagbibigay ng stars, Jojo Mones at si Ate Ehe Closen, na lagi kaming nagko-communicate diyan. Oh. Kayo, importante rin yan ang communication. Hindi kayo kaagad maghusga, Coco Pimentel and Rizal Ontiveros, kasi napaghalataan na kayo. If you claim that the president does not know anything about the subject matter, whose fault is it? Kaya nga, alam yan. Coco Pimentel, bulag ka ba? Alam yan ni Presidente Bongbong Marcos. Ang mali dito is itong si Yusek Sebastian, nagmamadali, pumirma kaagad without letting the president confirm na oh talagang mag-aangkat tayo. Nag-study yan ng government, ang yung ating presidente. Okay? Hindi basta-basta yan na mag-aangkat ka. Billions yan ng pera na ipalabas, o millions man yan. Di ba? Parang hindi kayo si senador eh. Fault nung nagpadala ng email sa'yo as the gatekeeper of the president, o fault mo? Unfair to fault niyo dalawa dahil pinag-initan niyo si ano ESV to make the four personalities yung mukha pa ni Rizal Ontiveros ganun-ganun pa goats, fall guys, yun lang masasabi namin kay ES. Also, may ano lang tagala kayo, may init lang talaga kayo kay ulo kay ESV Rodriguez. Gusto niyo talagang masiraan itong taong to sa ating presidente na this is my own opinion, my own analysis, ha? Na kayong dalawa, talagang idiniin nyo, parang ang kalabasan nito is palpak si ES Vic Rodriguez at ang ating Pangulo. Cut yourself in the hindi kami maniniwala sa inyo. Kasi masasakit yung mga sinabi niya. He is the primary person to protect the principal, protect the president. Nagkulang siya dahil lumalabas, hindi niya timely at kompletong ini-inform si presidente sa progress nitong prosesong ito that led to Sugar Order Number 4. Sa kanilang rekomendasyon, nanawagan ng minority senators kay Pangulo Marcos Jr. na mag- So ayan ha. So sabi ni Rizal Ontiveros, nagkamali raw dito si ESV Rodriguez for not communicating Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa sugar importation plan ni Yusek Sebastian. Kung hindi alam ni Presidente Bongbong Marcos, bakit siya mismo si Presidente Bongbong Marcos alam niya na may nag-hoarding na mga asukal dito sa Pilipinas? Hindi ako maniniwala na itong si ESV Rodriguez at ang ating Pangulo hindi nag-uusap. Nag-uusap ito tungkol dito sa importation plan ni Yusek Sebastian. It's just that naghihintay lang kasi hindi yan madalian na desisyon. Dapat yan pagtuunan ng matinding analysis. Ayan tuloy. Maraming mga nabuking na nag-hoarding ng asukal. Tapos ibibintang nyo dito kay ESV Rodriguez. Masyado na kayong napaghalataan kayong dalawa. Ha? Kayo lang na naman ang minority eh. Oh. Wala na kayong ibang ginagawa diyan sa Senado kundi mag-blame. Always blame, blame, blame. Pera ito ng taong bayan. Ha? Binoto kayo ng taong bayan, pinagsilduhan kayo ng taong bayan, tapos ganito ang gagawin nyo. You are wasting your time blaming each other. 'Di ba? Wala. Kawawang taong bayan dito. Oh. Obvious na namumulitika pa rin kayo dito. Ha? That is my own opinion. My own analysis.
correct me if I'm wrong, but ito, walang makapagpigil sa akin dahil ito yung opinion ko, the way I analyze it. Ha? Namumuliti ka pa rin. Dapat hindi ganyan, Risa Hontiveros and Coco Pimentel. Ha? Let's solve our problem here in the Philippines with, ano ba, walang bias ba? Okay? So, before natin yan, Caveman Coffee, 22% off ito. Available na ito sa Shopee. Pili na kayo, ha? This is the coffee that recommended ko ito. And also guys, yung mga hindi maka-order sa Shopee dahil outside Philippines, message na kayo directly sa Caveman Coffee sa Facebook. And also, BBM Sara Victory t-shirt natin, available pa rin ito sa Shopee with my name, Don Mar TV, nakalagay yung picture ko dyan with Presidente Bongbong Marcos and Vice President Inday Sara Duterte. Available rin ito sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta sa akin. Yung hindi makabili, message me directly para maibigay ko yung instruction, okay? So, ayan. Kayong mga audience dito, libre kayong mag comment, mag-react tungkol dito kay Coco Pimentel and Risa Hontiveros. Tama ba ang mga ginagawa nila, ha? At tama ba yung mga analysis natin sa tungkol sa kanila? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan lahat. Okay? And patuloy pa rin nating babantayan itong mga politiko na mga kumukontra sa ating administrasyong Presidente Bongbong Marcos at ipaglaban natin si yung dalawang leaders natin na si Presidente Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte sa ating mga vlogs at sa sinabi ni VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Okay, so see you in my next video and God bless everyone.